Kaugnay po ng magiging lagay ng panahon, makakausap po natin si Ginoong Beni Estareja, PAGASA Weather Forecaster. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din po sa inyo, Marisa, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Oo. Ito ay, itong Bagyong Usman ay isa ng low-pressure area sa ngayon. Inaasahan na bang hihina na talaga itong bagyong ito, Beni? Base po sa pinakahuling track po ng PAGASA, inaasahan na magiging low-pressure area pa rin po ito habang patawid po ito ng northern part of Visayas. At mamayang gabi po ito ay papunta na sa may Sulusi. At kinabukasan po ay nasa may northern Palawan na ito, crossing the West Philippine Sea as low pressure area pa rin po. So, ibig sabihin na talagang hihina na ito kasi syempre meron nangyayaring volcanic activity sa Bicol, for example. At merong napaulat na naging landslide doon. Ano ba ang inaasahang panahon dun sa Bicol region, Beni? Ngayong araw po sa may Kabikulan, particularly dyan sa may Albay, asahan pa rin natin yung moderate to heavy na mga pag-ulan po. So most likely, meron pa rin mga risk po ng pagbaha sa mga low-lying areas. May risk din po ng pag-apaw ng tubig sa ating mga katubigan, yung mga ilog natin. At meron din pong risk nga ng landslides dyan sa may mga bulubundukin po na lugar. How about dito sa Eastern Samar? Aasahan pa ba yung paglakas ng ulan dyan? O dahil low-pressure area na ito, ay hindi na gaanong magiging matindi yung pananalasa dyan? Magandang balita po dyan sa may Eastern Samar dahil dumaan po dyan yung bagyo kaninang madaling yung low-pressure area kaninang madaling araw. So expect po natin na bubuti na yung panahon dyan ngayon. Kung mapapansin po ng ating mga kababayan doon, medyo maaraw na. So magpapatuloy yung mga pag-ulan natin, more on mga light to moderate lines, light to moderate rains na lamang po na occasional. Okay, binanggit mo kanina yung tungkol sa Sulu na Sulusi pagkatapos nitong sa Eastern Samar. Ano pa ba yung mga iba pang mga lugar na tutumbukin nitong low pressure area na ito, Beni? Sa ngayon po ay patungo na itong si low pressure area na dating Usman sa may Panay Island. Then crossing po ito ng may Sulusi, particularly sa may Cuyo Islands po sa Northern Palawan, then Northern Palawan mismo, and then dito po sa may West Philippine Sea pagsapit po bukas ng umaga. Ano ba magiging epekto nitong amihan dun sa ngayon ay low pressure area na kasi syempre marami yung nagtatanong, malapit na yung bisperas ng bagong taon. Ano ba ang aasahan nating panahon sa mga susunod pang mga araw? Sa ngayon po ay meron tayong tinatawag na search po ng amihan or northeast monsoon at magpapatuloy pa rin po yung epekto ng amihan sa mga susunod po na araw hanggang sa first few days po ng January. At ngayon po meron din tayong gale warning dito nga sa may halos buong seaboards po ng Luzon. Kaya at babala sa ating mga kababayan, magiging maulap po dito sa may eastern section of Luzon for the next 3 days po. Ibig sabihin ba kapag halimbawa, ano yung ibig sabihin pala, I mean, kapag mararamdaman pa rin yung surge ng amihan, magiging maulan din ba pati dito sa Metro Manila sa mga susunod pang mga araw at sa iba pang mga lugar, Beni? Sa Metro Manila naman po, in-expect natin na from December 31 hanggang sa January 1, ay mas bubuti na po yung panahon dito sa Metro Manila, magiging araw na po, and then may mga chances na lamang po ng mga light rains. Sa iba pang mga lugar na madadaanan nitong low pressure area, sinabi mo magiging cloudy pero magiging maulan pa rin ba? Simula po sa December 31, expect natin dito sa may Kabisayaan and sa may Southern Luzon, sa may Bicol region, may Maropa area, mas bubuti na po yung kalagayan ng panahon nila doon. Partly cloudy to cloudy skies and may mga chances pa rin po ng mga isolated rain showers. Meron pa ba tayong aasahan na any other weather disturbance bago matapos sa tuluyan yung taong 2018, Beni? Matapos po nitong si low pressure area na dating Usman, wala naman tayong inaasahan po na panibagong weather disturbance. It's more of the weather system po na northeast monsoon hanggang sa first few days po ng January. Oh, sana tuluyan na talagang maging malamig na lang yung panahon, wag na masyado maging maulan. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Beni Estareja, PAGASA Weather Forecaster at Advance Happy New Year.